Kamusta kabayan? Welcome back to my channel. Ako nga pala si... Ako nga pala ang inyong lingkod, no? Ang inyong favorite OFW boy tisoy sa Amerika. Who? Anyway, ha? Sabado dito, and galing ako sa bahay ng kasama ko dahil medyo may event kagabi. Doon ako natulog. Wala, gusto ko lang i-share. Weekend dito and kailangan kong gawin yung mga hindi ko nagagawang bagay kapag weekdays dahil may trabaho tayo. Ano? And minamaximize ko yung time ko kapag weekend. As much as possible. Kayo, ano bang ginagawa nyo kapag day off nyo? Gusto ko lang malaman. Kwentuhan lang tayo, kumbaga. Yun lang, if you want to comment down below, syempre. Ha, para susunod, pwede nating matopic. At before further ado, please don't forget to click like, comment, share, and subscribe na rin with the notification below para updated kayo sa mga susunod na videos na ilalabas ko. Ha? Okay? Welcome to my new segment, Car Thought. Car Thought. Okay, gusto kong pag-usapan ngayon yung isang bagay about sa relasyon. Ayan. Ano yung bagay na yun? Lagyan yung ano, yung pag-usapan natin yung about sa breakups or breakup in general. Diba? Napansin ko lang ano, na kapag naghihiwalay ang couple, sabi natin nating issue nila, naghiwalay sila about sa toxicity. Ang toxicity na yan is ang toxic na nito, wala ka ng time sa akin. Bakit lagi ako yung nanghihingi ng oras sa'yo? Ganyan. O kaya, ang toxic na nito, yung pareho tayong laging gipit ang gastos natin. Bakit hindi natin magawang magtipid or watch out for ourselves, di ba? Or whatever the reason is ng breakup, ang hindi ko maintindihan, yung dahilan ng breakup nila is yung dahilan ng pag-bloom nila after the breakup. Gets nyo ba? Okay, elaborate natin. So, ang ibig kong sabihin, kung yung dahilan ng pagbe-break up nila, eh, magiging sanhi ng pagbo-bloom nila after the break up, di ba? Kasi nga, in-improve nila. Kung yung problema mo, wala kang time, yung sumunod mong karelasyon, yun naman yung napansin sa'yo, may time ka. Kung yung break up nyo is masyado kayong magastos, hindi na kayo okay, tapos yung sumunod mong karelasyon, ang napansin sa'yo, marunong ka mag-budget. Diba? Ang gusto kong sabihin ngayon, hindi ko maintindihan bakit after the breakup, they're trying to fix themselves. Hindi yung nung nandun yung problema sa past nila, they don't want to. So balikan natin yung usapang kanina. Problema, pera, time, magastos, yan, hindi marunong mag-budget, or walang ka-sweetness sa katawan. Pero yung susunod naman nilang magiging karelasyon, is yun yung mapapansin na sweet sila. Gets nyo ba? So inaayos nila yung sarili nila after that breakup, na ang dahilan ng pag-aayos nila sa issue nilang yun, as yung reason ng pagbe-break up. Putang ina, ang gulo, diba? Ganito. Ang hirap mag-explain. Yung naging problema sa kanila is in-improve nila. Bakit ganun? Bakit, ang ibig kong sabihin, bakit nung kayo, nung past mo, hindi mo ginawa yun? Don't you think that's so messed up? Nag-break kayo sa kadahilanan na yun, pero hindi mo siya inayos at that time. Hindi mo inayos sarili mo at that time. Then you reflect. You realize na
ang tawag dito, na dapat, ah, oo, tama siya. I need to improve myself. Hindi ako marunong magluto dati. Yun yung reklamo niya. Dahil masyado kami magastos, bili kami ng pili ng pagkain. Ngayon, mag-aral ako magluto. Hindi ako marunong mag-budget eh. Ngayon, magbabudget ako. Wala akong time sa kanya dati. Yung susunod kong magiging karelasyon, bibigyan ko siya ng time. Diba? Hindi ako marunong magpag-communicate. Yung susunod ko na karelasyon, may ipag-communicate ako kasi nakapag-reflect na ako. Why is it like that? Tapos, ang mangyayari, yung iba, yung pride pa ng mga yan is, it's your loss kapag pag na-improve mo na yung sarili mo. Hindi eh, that's so messed up. Bakit hindi mo or nyo sinubukang i-work it out to fix the problem at that time rather than choosing breakups? Diba? Hindi ko maintindihan. Siguro totoo yung sinasabi nila na marirealize mo lang yung isang bagay na mahalaga kapag wala na sa'yo. You know? The absence is greater than the presence. Bam! Hindi nyo naisip yun? Eh di sana pinag-usapan nyo yung problema nyo at that time. Lalo na sa mga kabataan na nagkakarelasyon ngayon, pataasan ng pride, pataasan ng ego. They don't want to fix something. They're just gonna throw it away instead of fixing something. Why would you guys choose that? I don't understand. Ngayon, kung alam mo yung sagot, please comment down below dahil tataposin ko na yung car thought ko. Dahil car thought ang episode na to, shinare ko lang yung thought ko sa inyo, no? Don't forget to click like, subscribe, and notification bell down below. Share nyo na rin. And this is Car Thought, RG Amazing, ang inyong lingkod, favorite Pinoy tisoy dito sa Amerika. Out! Peace!